Sir Ken, so nabanggit mo kanina na isa. So, ito yung pinakamahirap na movie ginawa mo. What makes it different from the other movies that you've made before? Ngayon lang ako nakaranas magkaroon ng anak na 6 years old. Kasi, ilang taon ba yung anak mo? Kasi nung nagkaroon ako ng anak, si Bibi Angelo. Oh, ilang taon siya? Sa my special tatay, that was like 2018. Uh-huh. Baby pa lang si Bibi Angelo eh. So ngayon, ang challenge sa akin ngayon ay paano ako magkakaroon ng isang, paano ko aarte na ang anak ko ay nagbibigay na rin ng emosyon at nakakaintindi na rin kung ano yung mga sinasabi ko sa kanya. And isa yun sa mga naging challenge sa akin dito sa pelikula na to. At kailangan ko rin ipakita kung paano ba maging isang tunay na ama. Hindi pa naman ako tatay, hindi ko pa nararanasan kung paano maging isang ama. Pero isa yun sa mga hamon sa akin ni Direk Louie na ipakita ko kung paano ba ang pag-uugali ng isang ama, paano ba siya magsakripisyo, paano ba maging haligi ng tahanan. But you know what? Sabi ko nga sa interview ko kay Tito Lars Santiago sa 24 Horas, sabi ko sa kanya noon na hindi ko pa nararanasan maging ama. Pero as a breadwinner of our family, parang kahit paano naranasan ko na rin kung paano tumayo at maging haligi ng isang tahanan. Alright, gusto ko rin malaman, kasi nababanggit mo na rin, di ba? Hindi ka pa naman talaga tatay, alam nating lahat yan. Ang hirap, di ba, na i-portray ang role ng isang tatay. Saan yeah. nagagaling yung emosyon mo? Saan nagagaling yung inspirasyon? Kasi di ba pag may mga sensitive na mga ginagampanan yung mga artists, may mga emotions and all, ikaw saan nagagaling? I look up to my family. Yung tatay ko ang isa sa mga inspirasyon ko para ma-build ko o mahulma ko ang character ko bilang si Papa Mascot, bilang maging isang ama. At talagang nakatulong sa akin ang istorya. Kasi ako bilang isang aktor, kung paano ko mag-immerse o paano ko nai-internalize ang character ko, talagang nag-stick ako dun sa istorya. At yung script ng Papa Mascot ay isa sa mga magagandang material na nakita ko at nabasa ko. At doon pa lang na-inspire na ako kung paano siya bigyan ng buhay, kung paano siya bigyan ng atake. At sa tingin ko, napakalaking tulong din sa akin ng production ng One International Film. Ito ang kanilang kauna-unahang pelikula na sobrang proud na proud sila. Proud na proud kami because nakalikha kami ng isang pelikula na talagang makabuluhan, magbibigay inspirasyon sa mga tao at magbibigay ng aral para sa ating lahat.